Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang war drama film base sa totoong pangyayari na pinamagatang Soldier Boy. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa isang tahimik na tabing ilog kung saan nagawang makaakyat ni Sergey Alashkov sa isang mataas na puno. Pagkarating sa tukto, ipinagmayabang niya ito sa kanyang ina at nakatatandang kapatid. Biglang nabulabog ang kapayapaan nang may bumulusok na eroplano patungo sa kanilang direksyon. Kinuha ni Sergey ang kanyang tirador at naisip na patamaan ang painko ng eroplano at kalaunan ay napasabog ito. Subalit ito ay isang panaginip lang at biglang nagising si Sergey sa kalagitnaan ng gabi nang marinig ang malakas na kalabog sa pintuan. Pumasok ang sangginang at natuwang makitang buhay pa ang bata. Inumbinsi ng ginang si Sergey na sumama sa kanya at magpakilala bilang kanyang anak dahil ang kanyang ina at kapatid ay pinatay ng kabilang partido. Ngunit huli na ang lahat dahil papunta na ang mga German patrol sa kanilang bahay. Dali-daling pinatakas ng ginang si Sergey sa bintana at habang tumatakas ang bata, maraming bahay sa Nayon ang sinunog. Kalaunan, naligaw si Sergey sa madilim at mahamog na kagubatan. Pagsapit ng umaga, pumunta si Sergey sa tabing ilog para uminom. Narinig niya ang ilang kalalakihan na nagsasalita sa banyagang wika. Tumakbo siya papunta sa pinakamalapit na puno upang magtago sa 35 sundalo na papunta sa ilog. Nagsiga ang mga aliman upang magluto ng kanilang pagkain. Samantala, nakita ni Sergey ang isang ahas sa itaas ng kanyang ulo ngunit nanatili siyang kalmado hanggang sa makaalis ang mga sundalo. Kalaunan, nagpatuloy si Sergey sa paglalakbay sa kagubatan. Ilang araw na din mula nang huli siyang kumain kaya nang may nakita siyang berries, hindi na siya nag-alinlangan pa na kainin ito. Habang kumakain, biglang may sumabog sa di kalayuan na ay kinagulat ng bata. Maya-maya, nagsimula siyang makakita ng mga bagay at naging paranoid na mayroong sumusunod sa kanyang likuran. Ngunit tumayo si Sergey at sumigaw habang sinasabing meron siyang hawak na baril. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad ngunit nawalan din ng malay dahil sa pagod. Kinabukasan, nahanap siya ng 2 Russian scout at dinala ang bata sa kanilang kampo. Ipinaliwanag ni Commander Kuzdov kay Sergey na nasa pareho silang panig at inaliw ang bata. Ipinakilala ni Sergey ang kanyang sarili at nakipagkamay sa commander na parang isang matanda. Nag-alala ang lahat para sa bata kaya't inalagaan siya ng mga sundalo at binigyan ng ilang makakain at maiinom. Sa sumunod na araw, isang nurse na nagangalang Katya ang naglapat ng gamot sa mga sugat ni Sergey. Nanginginig sa sakit ang bata sa bawat pagdampi ng gamot sa kanyang mga sugat. Kaya naman nilibang ni Katya si Sergey sa pamamagitan ng pagguhit ng tangke sa kanyang tiyan upang mapasaya ang bata. Nang magsimulang magtanong ang bata tungkol sa digmaan, magalang siyang sinagot ng mga sugat ang sundalo. Hindi nagtagal, pumunta si Kuzdov sa pansamantalang ospital upang makita ang kalagayan ng kanyang mga tauhan at para makipag-usap kay Sergey. Ibinahagi ng inosenteng bata kung ano ang kanyang mga pinagdaanan at nagsimulang maging interesado sa mga medalya at pistola ng commander. Matapos mabigyan ng pagkakataong mahawakan ang pistola, ipinakita ni Sergey ang tangke sa kanyang tiyan. Ilang sandali pa habang papunta na sa frontline ang commander, humingi ng pahintulot si Katya kung maaari nilang hayaang manatili ang bata. Ipinaliwanag ni Katya na aalagaan nilang lahat ang bata at dahil wala ng pamilyang babalikan si Sergey, mapupunta lamang siya sa ampunan. Ngunit tinanggihan ni Kuzdov ang kanyang kahilingan at sinabing hindi lugar para sa isang bata ang digmaan. Samantala, ilan sa mga sundalo ang palaging bumibisita kay Sergey sa ospital. Minsan ay dinalahan pa nila ng binocular ang bata at ilang mga mansanas bilang regalo. Isang gabi, ibinahagi ni Katya sa kanyang kapwa medic na hindi siya makatulog dahil patuloy siyang nag-aalala na hindi niya na muling makikita si Sergey kapag pinaalis na sa kampo ang bata. Ngunit hindi siya nag-iisa dahil ganun din ang nararamdaman ng ilang mga sundalo. Silang lahat ay patuloy na humihiling sa commander na hayaang manatili ang bata dahil marami sa kanila ay napalapit na kay Sergey at napapanatili niyang mataas ang kanilang moral. Ngunit iginiit ni Kuzdov na dapat umalis ang bata at ang digmaan ay hindi lugar para sa kanya. Kinabukasan, umabante ang mga aliman ngunit nagawa silang pigilan ng mga Russian. Matapos ang matinding bakbakan, isang sundalo ang naghihintay upang ihatid ang bata sa ampunan. Umupo si Kuzdov at nahirapang sabihin ang balita. Na-realize ni Sergey kung ano ang nangyayari at nagsimula siyang umiyak. Inabot ng commander sa bata ang isang kahoy na pistola at bilang pasasalamat, niyakap siya ng mahigpit ni Sergey. Hindi na kayanan ng commander na bitawan ang bata at biglang nagbago ang kanyang isip. Tinanong niya si Sergey kung gusto niyang maging anak niya at syempre oo ang sinagot ng bata. Nang gabi ding yun, tuwang-tuwang nagtipon ang mga sundalo upang magplano kung paano gagawin ang uniformya ni Sergey. Samantala, nanaginip si Sergey ng isang alaala mula sa nakaraan bago ang digmaan. Ang buong pamilya ay namamasyal sa sakay ng isang karwahe. Pagsapit ng umaga, ginising ni Kuzdov si Sergey at sinurpresa siya ng uniforme. Hindi nagtagal pagkatapos suotin ang mga ito
Masayang tumakbo si Sergey sa paligid ng kampo at tuwang-tuwa ang mga sundalo nang makita ang masiglang bata. Ngunit biglang nagpakita ang mga eroplano sa itaas at ang pambobomba ng mga aliman ay pumatay sa kanilang kasiyahan. Nagsimulang kumilos ang mga sundalo at dinala si Sergey sa isang butas, umaasang mapapanatili siyang ligtas. Pagkatapos ng pambobomba, tumaas ang bilang ng mga sugatan. Sinubukang hanapin ni Sergey ang commander sa gitna ng kaguluhan, ngunit dahil hindi niya ito mahanap, sinubukan niya maging kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng pagbibigay ng tubig sa mauhaw na sundalo. Habang tumutulong, ang isa sa mga sundalo ay humiling kay Sergey na basahin ang kanyang liham dahil hindi na siya makakita. Ngunit hindi rin nakakabasa si Sergey, kaya gumawa siya ng kwento tungkol sa isang baka. Sumagot ang bulag na sundalo na wala naman siyang baka, ngunit sinabi ng isa pang sugatang sundalo na hayaan siya magpatuloy dahil ito ay nakakatawa. Hindi nagtagal, hinayaan ng ibang mga sugatang sundalo na basahin din ng bata ang kanilang mga sulat. Maya-maya, nakita ni Kuznetsov si Sergey na natutulog sa kandungan ni Katya. Ang commander ay malinaw na merong nararamdaman para sa magandang nurse at sinubukang ipagtapat ang kanyang nararamdaman ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Biglang nagising si Sergey na nag-udyok sa commander na iatras ang misyon ng pag-amin para sa susunod na araw. Nang dumating ang hapon, nagpanggap si Sergey na nag-aahit ng kanyang bigote. Dalawang sundalo ang lumapit sa kanya at nagtanong kung ito ay para sa isang date. Ngunit sumagot si Sergey na ang mga sundalo ay wala ng oras para makipag-date. Nang sumunod na araw, tinanong ni Sergey ang kanyang ama kung meron siyang anumang mga gawain para sa kanya. Inutusan siya ni Kuznetsov na ihatid ang mga liham sa frontline. Kinuha ng batang lalaki ang mga liham nang walang pag-aalinlangan at ibinigay ito sa mga sundalo na nagpagaan ng tensyon. Kasunod nito habang naglalaro gamit ang kanyang binocular, nakita niya ang isang kahinahinalang paa sa gitna ng dayami. Tumakbo siya papunta sa mga kumakaing sundalo para ipaalam ang nakita. Hindi siya pinapaniwalaan ng mga sundalo noong una, ngunit nagpa siya rin silang suriin ang sinasabi ng bata. Pinangunahan ni Sergey ang paghahanap at tinuro sa kanila kung saan mahahanap ang mga kalaban. Lumalabas na tama ang bata. Merong dalawang German scout ang nagtatago sa loob ng dayami. Sinubukang lumaban ng mga aliman, ngunit natalo sila ng mga Russian. Habang sila'y nagtatalo, nahanap ni Sergey ang isang radyo. Kalaunan, nalaman ni Kuznetsov ang ginawang katapangan ni Sergey mula sa kanyang kanang kamay. Lalong namangha ang commander sa bata dahil hindi malang nagkwento si Sergey tungkol sa kanyang nagawa. Nang pumasok sa silid ang bata, excited na ipinakita ni Kuznetsov kay Sergey ang kanyang salyadong adoption papers para gawing legal na ama ang commander. Iginiit ng bata na dapat nilang ibahagi ang magandang balita kay Katya. Hinila ni Sergey ang kanyang ama patungo sa kakahuyan, ngunit nang sila'y makarating, may ibang kausap na lalaki si Katya habang merong hawak ng mga bulaklak. Nagbigay ito ng maling ideya kay Kuznetsov na siya ay merong gustong ibang lalaki. Ngunit ang lalaki ay manliligaw lang ni Katya at binastad niya rin ito. Tumakbo si Sergey kay Katya at sinabing kasama niya si Kuznetsov, ngunit nang lumingon sila, wala na doon ang kanyang ama. Hindi nagtagal, sumiklab ang panibagong putukan. Sinubukang makisali ni Sergey sa frontline sa pamamagitan ng paghahatid ng mga bala. Sinubukang kumbinsihin ng isang matandang sundalo si Sergey na iligtas ang sarili, ngunit may katigasan ang ulo ng bata. Dahil dito, nagbigay ang matanda ng utos tulad ng isang sundalo, kaya sumunod si Sergey at nagtungo sa ligtas na lugar. Nang makarating si Sergey sa lungga ng commander, napansin niyang nahihirapan silang makipag-usap sa headquarters. Nag-abiso ang isa sa mga sundalo na maaaring naputol ang linya ng telepono. Narinig ito ni Sergey at sinundan ang linya hanggang sa makarating siya sa isang sugatang sundalo. Sa kabila ng panganib, gumapang si Sergey patungo sa lalaki at nagtanong kung paano ikonekta ang linya. Naturuan ng sundalo ang bata bago siya malagutan ng hininga. Matapos matagumpay na ikonekta ang mga linya, nagawang matawagan ni Kuznetsov ang headquarters upang makahingi ng reinforcement. Kinabukasan, tumakbo si Sergey kay Katya sa ospital at sinabing merong sakit ang commander. Kaagad na tumakbo si Katya sa opisina ni Kuznetsov upang tulungan siya. Samantala, palihim na lumabas si Sergey. Ginising ni Katya si Kuznetsov at tinanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Napatayo si Kuznetsov sa pagkataranta at sumagot na wala siyang masamang nararamdaman. Kanyang napagtanto na pakana ito ni Sergey upang pagsamahin sila. Matapos marinig na maayos naman ang commander, nahihiyang lumabas si Katya ngunit sinundan siya ni Kuznetsov. Sa isang panandaliang kapayapaan, umakyat si Sergey sa isang puno na merong dalang sanga sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid ng kampo gamit ang kanyang binocular at nakita ang isang aso. Dali-dali siyang tumakbo para yakapin sila. Pagkatapos sumaludo sa may-ari ng aso, tinanong ni Sergey kung pwede siyang sumakay sa sled. Nagbigay ang lalaki ng pagkakataon para sa bibong bata. Subalit nakahanap ng isang pusa ang mga aso at nagsimulang habulin ito. Nakita ng isa sa mga sundalo si Sergey na papunta sa isang minefield at sinundan siya gamit ang isang tricycle. Sa kabutihang palad, nakarating ang sundalo sa tamang oras upang harangin ang daan at niyakap ng mahigpit si Sergey.
Sa kaparehong oras, naabutan ng commander si Katya. Sinubukan niyang umamin ngunit walang lumalabas na salita. Subalit alam na ni Katya kung anong gusto niyang ipahayag at bago pa siya makapagbigay ng sagot kay Gusto, sinira ng isang sundalo ang sandali na merong dalang sulat mula sa HQ. Pagkatapos basahin ang sulat, sinabi ni Kustov kay Katya na aalis na sila sa susunod na araw. At tulad ng iniutos, ang buong rehiman ay nagmarcha patungo sa kanilang susunod na assignment. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang nayon at sina Sergey ay inanyayahang pumasok sa isang bahay. Habang nasa loob, napansin ni Sergey ang isang kakaibang frame sa sahig. Ibinahagi ng matanda na ito ay isang German air bomb na hindi sumabo kaya tinakpan niya na lang ang bomba. Narinig ito ng mga opisyal at inutusan ang lahat na lisanin ang bahay upang ma-defuse nila ang bomba. Habang ginagawa ng mga lalaki ang kanilang trabaho, nakipaglaro si Sergey sa mga lokal na bata habang inaalagaan ang isang tuta. Nagawang mailabas ng mga sundalo ang bomba sa bahay at nagpatuloy sa pagmarcha patungo sa kanilang destinasyon. Habang nasa daan, ang sinasakyan ni na Sergey ay tumama sa isang minefield na agad na ikinamatay ng kanang kamay ni Kuzdov. Sa kabutihang palad, nabuhay si na Sergey at Kuzdov at meron lang kaunting sugat. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Nakipagpulong si Kuzdov sa general upang ibigay ang kanyang mga ulat. Pumasok si Sergey sa silid at pagkatapos ng maikling usapan, nabighani ang general sa talino at ugaling sundalo ng batang lalaki. Nang sumunod na araw, ang grupo ni Kuzdov ay binigyan ng mataas na karangalan at ang general ay naglagay ng badge sa uniforme ni Sergey. Nakangiti ang buong sundalo kay Sergey habang nagmamarcha ang bata. Makalipas ang ilang sandali, sinalakay ang mga Russian at isang bomba ang tumama sa malapit dahilan upang matabunan ng guho ang commander. Agad na tumakbo si Sergey sa ibang sundalo at ipinalam sa kanila ang sitwasyon ni Kuzdov. Dali-daling pumunta ang mga sundalo sa lokasyon upang mailabas ang kanilang commander sa guho. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Kuzdov sa enkwentro at buong araw siyang binantaya ni Sergey. Natapos ang pelikula habang ang mga sundalo ay nagmamarcha patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Isinaad sa pagsasalaysay na ang dibisyon ay naging pamilya ni Sergey, sumunod sa kanila sa bawat laban at sumama pa sa kanila sa laban ng Stalingrad na umabot hanggang Poland. Ang kanyang alamat bilang pinakabatang sundalo ay patuloy na nabubuhay. Shoutout kay Justin Alagdon, Gerald Visaya Vlog, Reza Litasio, Shane John Denlos, Diana Eleanor Requinto, Racian Bauda, Iris May Rescano, Rodrigo, April Boy Royo, Andy Aquino, Gardenia Rachel Ann Roa, Batang Carl GV, Julius Cabral, Gaming and Music, Jez Tabzi, Princess Veronica Bordeos, Steven Gomora, Kit Preleguera, Michael Angelo Mahinay, Princess Calumnes, Jesse Sahol, Alduin Ray Baruela, Juan Calixto Escobar, at Maria Christine Tabanya. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.